ba yung baboy? Nagugutom na pala ako. Ang dami pa niya, nanay. Wala po kayong katulong? Nasaan po si Bea, nay? Ayun, oh. Busy-busy rin. Kanina pa yung ganyan. Bea, baka naman pwede mong tulungan si nanay doon. Tawa ka ng tawa dyan sa pinapanood mo. Dito lang, oh. Nakita ko may ginagawa, eh. Tsaka di naman ako tinawag ni nanay para tulungan siya. Bakit kailangan tawagin ka pa ba ni nanay para tulungan mo siya doon? Kagagaling niya maglaba. Ewan ko sa'yo, dami mong sinasabi. Ay, nako. Nay, tutulong na pa ko sa ibang hihiwain dyan. Sige, namakadali tayo. Papa. Puro na lang ako yung nakikita niyo. Ako na lang lagi. Sa bagay, wala naman ako kampi dito sa bahay. Ito ano magaling. Hashtag, akala mo kung sino. Puro ako na lang nakikita niyo. Kuhang-kuha mo talaga yung inis ko. Bunso! 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 Oh! Parinig ka nga! Bumaba ka muna! Bakit po, Nay? Kaya nung ba itong mga nababasa ko? Post mo. Eh kasi naman, Nay, si ate, nakakainis. Lagi na lang ako nakikita sa bahay na to, eh. Hindi naman kita pagsasabihan kung tama yung ginawa mo. Nakita mong nagagawa kami dito sa kusina, tas ikaw nandun sa sofa, nagse-cellphone lang. Tawa ka pa ng tawa. Mga anak, lagi niyong tatandaan na magkapatid kayo. Huwag niyong mamasamain kung pinagsasabihan kayo. Yun ay para sa ikabubuti niyo. Ikaw naman, bunso, gusto lang ng ate mo na mapabuti ka. Kaya pinagsasabihan ka. At kung makikita mo mayroong mga gawain dito, tumulong ka rin. At kung nagkakaroon kayo ng personal na galitan, personal lang usap. Hindi yung kung saan-saan kung mo-focus mo pa sa social media, nalalaman pa ng ibang tao. Ayoko lang mauulit yan. Ate, sorry na ha. Na-realize ko na mali naman talaga yung ginawa ko. Ano nga ba, naiintindihan kita? Hindi ka nagalit? Oo, hindi na. Ano, anak ko, huwag kayong nag-aaway. Ayaw ko. Kanina po, anak. At ang mga nagsisigamit ng sanglibutan ay maging tulad sa hindi nangagpapakalabis ng paggamit, sapagkat ang kaasala ng sanglibutang ito ay lumilipas. Unang Korinto 7:31.